Dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong tinipon ng Diyos upang mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Tayo'y tinipon niya dahil lubha siyang maawain at mapagmahal sa atin. Ang ating sukli sa Kanyang kabutihan ay walang hanggang pasasalamat. Patapos na ang taon. At ngayong Sabado, kasama ng ating mahal na Birheng Maria, patuloy nating ialay sa Diyos ang ating pagbabalik-loob, pagsisisi, at hangaring magbagong buhay. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapuri, Panginoong Diyos, Pari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahinaan.
sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat nakilala niyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang napupukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaibigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung Panginoon dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig
ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat. Sana naog na liwanag. Alleluia, alleluia, sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanilang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng mga naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Huling Sabado ng taon, patapos na ang taon at tayong lahat mula pa ng mga nakarang araw ay nagbabalik tahanan. Nagpupunta dito upang sa huling sandali ng taon maialay natin sa Kanya ang ating panalangin at pasasalamat. Tayong lahat naririto hindi dahil ginusto mo lang. Naririto ka ngayon dahil ginusto ng Diyos. Dahil mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Handang-handa na siya. Bukas, sisimulan natin ang nobenaryo. At tayo'y nagpapasalamat sapagkat narito pa rin tayong lahat. Bagamat marami tayong pasangkrus, marami tayong mga agam-agam, mga katanungan, mga kinakatakutan, narito pa rin tayo. At narito lalo tigit siya para sa atin. Kaya't dahil oktaba pa rin ang Pasko, baka ito na yung huling pagbati ko sa iba sa inyo, kaya't maligayang Pasko at mabiyayang bagong taon, kaya pwede bang batiin mo rin yung katabi mo ng Merry Christmas at Happy New Year. At sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwalang pagpapalain sila ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Ayan, marami ang nag-aabang ng pagpapala. Marami ang nangangailangan. Ayan. Baka pwede mo sabihin sa katabi mo, pwede bang mamasko? No? At dahil Sabado rin naman po, baka naman makalimutan din natin siya. Eh, baka mapagalitan ako dahil alam natin, Biyernes ay araw ng Nazareno, ang Sabado naman ay araw ng ating mahal na ina, ang ina ni Jesus Nazareno. Kaya palapakan din natin ang mahal na Birheng Maria. Ayan, magandang nagtatapos tayo at nagsisimula tayo ng taon ng may galak, may sigla. Ayan, tignan mo nga yung katabi mo, mukhang may sigla ba siya? Ayan. O nanlalata na. Sabihin mo lang, smile-smile naman. Dahil tayo ay pagpapalain ng Diyos. At napakaganda sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, matapos dalhin sa templo ni Jose at ni Maria si Jesus Nazareno, umuwi sila sa Nazaret. Diyan na nagsimula si Jesus bilang Nazareno. Sapagkat Nazaret ang kanilang bayan. Bagamat ipinanganak siya sa Bethlehem, doon sa Nazaret lumaki si Jesus. Kaya nga ang tawag sa kanya, Jesus Nazareno. At napakaganda, sabi sa Ebanghelyo, sa Nazaret, lumaki si Jesus na malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang simbahan natin, tahanan ng Nazareno. Para bagang Nazaret ang simbahan ng Quiapo. Tuwing ako'y nagsisimba at tinitignan ko kayo, lalo na po yung mga batang nagsisimba, pinagdarasal ko, lumaki tayong malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Kung may bata kayong kasama ngayong nagsisimba, krusan nyo yung noo. At dasalan ninyo na sila'y lumaking katulad ni Jesus Nazareno. May nakita ko, kinrusan yung matanda, no? Siguro, sabi niya, parang bata pa kasi ito eh, no? Alagain ko pa, ayan, no? Pero tandaan ninyo, ang Quiapo, ang simbahan natin, parang Nazaret. At ito ang lugar na lumaki. Tumanda si Jesus mula sa pagkaninyo, mula sa pagiging sanggol, santo ninyo, sa Nazaret, naging Jesus Nazareno. Kaya dapat ang tunay na deboto, tumatanda na lumalago, tumatanda ng mabiyaya. Sa Ingles, meron tayong sinasabing, aging gracefully. May kabaliktaran daw yan. Tayo mga Pilipino, ang tawag nun, tumatandang paurong. O, sabihin mo, wag, sabihin mo sa katabi mo, wag kang tatandang paurong. Ha? Bawal ang paurong.
sa mga deboto. Hindi paurong ang deboto, paabante, pasulong. Kaya nga, magpa-plug na ako ha, kaya dapat sa prosesyon, sana pasulong tayo. Huwag na tayong paurong-urong, paikot-ikot, pagilid-gilid. Kaya nakikiusap po ako, huwag na ho tayong sasampa, dadamba, hayaan natin, pasulong, salya, hila, punas, yun ang mga tamang pagpapahayag ng debosyon. Hindi inaharang ang andas, hindi pinapahinto, umuurong tuloy. Kaya sabi ko sa inyo, sa Nazaret, paabante si Jesus sa Sareno. Kaya dapat ang mga tunay na deboto, paabante, pasulong, hindi paurong. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin yung kwento ni Ana, isang propeta. Kung tutuusin, parang masaklap yung pinagdaanan niya. Sabi, 7 taon lang daw niyang nakasama yung asawa niya. Nabalo siya agad. Kaya halos 6 taon siyang balo. Pero tumanda ba siyang paurong? Nagalit ba siya sa mundo? Bitter ba siya? Masungit ba siya? Hindi. Anong ginawa niya? Lagi siyang nasa templo, nagpapasalamat sa Diyos, nananalangin, nagsasakripisyo. Kaya naman, 84 na taon na siya, 84. Sino bang 84 years old na rito ngayon? Doon niya natagpuan, doon niya na kilala si Jesus Nazareno. Ibinigay sa kanya ang pambihirang biyaya. Di ba si Herodes, pinapatay pa nga yung bata para makita lang si Jesus, hindi niya nakita. Ang daming taong nasa Bethlehem, nasa Jerusalem, hindi nila nakita si Jesus. Pero si Ana, natagpuan niya yung pinangakong tagapagligtas. Bakit? Hindi siya tumandang paurong. Pasulong, lumago siya. Kahit siguro nga marami siyang hinagpis, hindi siya kinulang sa pagpapasalamat. Kaya nga nandito tayo mula pa nitong mga nakalipas na araw. Nandito tayo para magpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang tunay na nagpapasalamat, Siya ang makakatagpo sa biyaya ni Jesus Nazareno. Ang hindi kumakalas, ang hindi bumibitaw, Siya ang makapag-aabang at magiging handa kay Jesus Nazareno. Kaya't sa pagtatapos ng taon, ito yung ipagdasal natin sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Di ba ang mahal na Birhen? Kaya sa mga larawan, kahit matanda na siya, maganda pa rin siya. Para nga siyang sa mga larawan, hindi siya tumatanda. Dahil gustong isalarawan sa atin, siya'y sumusulong, lumalago, katulad ng nangyari sa Nazaret. Malakas, matalino, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi sa paningin ng tao. Huwag mong isipin, ano ba ang itsura ko sa tao? Anong sasabihin ng ibang tao? Sana sa darating na taon, ang mga desisyon natin at gagawin natin at sasabihin natin, ang panuntunan natin, hindi ang tao, kundi ano kayang sasabihin ni Jesus sa Sareno pag ginawa ko to, pag sinabi ko to. Pag ganun daw lagi ang tanong natin sa sarili natin, tatanda tayo. Huwag ka na mag-alala, lahat naman tayo tatanda talaga eh. Pero mahalaga, tatanda tayo ng pasulong. Tatanda tayong katulad ni Ana, katulad ni Jesus Nazareno, na puspos ng biyaya ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patapos na ang taon. Maraming nangyari nitong nakalipas sa taon.
Ang iba maganda, ang iba hindi namin inaasahan, ang iba naging mabigat na tanggapin at harapin. Pero narito po kami ngayon dahil una sa lahat at higit sa lahat, nagpapasalamat pa rin kami. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin ano man ang nangyari ng nakalipas na taon, nandun ka pa rin. At puno kami ng pag-asa sa pag-arap sa 2024 sapagkat alam namin nandun ka pa rin. At kung nandun ka, sapat na iyon para kami sumulong sa buhay. Mahal na Birheng Maria, tulungan niyo po kaming laging sumunod sa iyong anak at lagi niyo po kaming ipanalangin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Ang tugon, Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ngayong idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Pastol na patungo sa Belen, may dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awit,
kalangitan sa tabi ng sabsaban. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon. Upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon
ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang mag-anak, buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang katuparan ng pangako ng Ama, ang ating pag-asa at kapayapaan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. San ako'y nanaginip, Paskong gabi noon, ako raw ay isang anghel na dumiligin sa lupa. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang damba sa bukid. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi pa raw, nakahiga ay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanayulot, maktan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon, ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang damba sa bukid. Gloria in excelsis Deo.
Jesus is dead. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang mga oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pag-aayos, paglinis, at iba pang gawain ng ating simbahan. Medyo marami-rami pa ho tayong gagawin. Pero salamat po sa inyong mga tulong. Ito po'y bahagi ng paganda sa kapistahan at sa nalalapit na deklarasyon bilang pambansang dambana. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda, salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At samahan niyo po kong ipagdasal, mamaya pong pahating gabi ay gaganapin natin yung Walk of Thanksgiving, pasasalamat
kay Jesus Nazareno, gaya ng ating tradisyon dito sa Quiapo, pagdasal po nating maging banal, ligtas at maayos ang ating prosesyon mamaya. At ang nalalapit na Nazareno 2024, lalo na ang traslasyon, ang ating tema, ibig po naming makita si Jesus. Sana sa prosesyon, si Jesus ang makita. Kaya nga nakiusap ako, hayaan na natin siya dun sa taas, dun lang tayo sa baba. Humila tayo, magsalya tayo, pumasan tayo, pero iwasan na natin ang pagsampa sa taas para magbigay galang, para hindi masira, para lalong magbigay papuri kay Jesus Nazareno. Para yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga kababaihan, kahit nasa gilid lang sila ng kalsada, kitang-kita nila si Jesus Nazareno. Pagdasal po natin na maging banal, ligtas, at maayos ang ating Nazareno 2024. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, tapat at pasulong. Anuman ang pagdaanan sa buhay, nagpapasalamat at bukas sa biyaya at kalooban ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y silang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makanta natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan at tingsundin ang itong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.